nagpo-post kasi ng mga ano eh. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. And this time, ano lang to? Katuwaan lang ito, guys. As you can see in the title, today, I think, is the perfect day for me to do this because sobrang GV ko lang. Sobrang ganda ng umpisa ng araw ko. Kaya sabi ko, okay, siguro nga ngayong araw na to, perfect na perfect itong gawin kasi alam mo, pag GV ka, kahit ano pa yan, hindi ka mababad trip kasi nga, wala eh, GV ka lang. Sabi ko, sige na nga, gawin na nga lang natin para ano masaya naman itong channel na to. Ito lang, disclaimer lang guys, angels, kung hindi nyo kaya or hindi mo kakaya ng sikmura nyo itong video na to, exit na muna kayo. Yung ibang video ko na lang yung panoorin ninyo. Ako, carry lang naman. Okay lang naman. Although, medyo kinakabahan din naman ako ng konti kasi hindi ko rin alam kung ano magiging result ng video na to. Baka pwedeng hindi ko siya i-upload or ano. It depends on how it will turn out. It's my first time na gumawa ng ganitong klaseng video. Matagal na rin naman ako sinasabihan ng mga kapwa ko YouTuber before pa, even before pa. Matagal na na parang go, gawin mo na yung ganitong klaseng video and sabi ko parang parang hindi ko kaya. But siguro ka ready na ako, okay lang naman. Tignan natin kung paano nga ba ako magre-react or kung paano ko ba i-deal ganitong klaseng mga sinasabi sa akin. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyong lahat na ang dami ko talaga mga haters and ang dami kong mga bashers. At ayan, siguro pasensya na po mga haters and bashers. Hindi ko din maintindihan po kung bakit nyo ako binibigyan ng ganitong klaseng emosyon, ganitong klaseng oras. Maraming salamat na lang din sa inyo kasi siguro kung importante yung mga angels ko ay masasabi ko rin importante rin kayo kasi 'di ba syempre there has to be a balance of everything in life. When there's good, there should always be bad para 'di ba para balance siya. When there's positive, there's always negative. Maganda yung balance ng mga bagay-bagay. Tanggap ko na rin naman na kasama na to sa trabaho ko at meron talaga marami. Okay, marami talaga itong ganitong mga bagay dito sa pinili kong trabaho. Sabi nga nila, sumabay ka na lang sa agos ng buhay at ito nga, kasali ito sa agos ng isang pagiging YouTuber. Meron at merong masasabi ang mga tao tungkol sa'yo na pwedeng hindi totoo, pwedeng minsan totoo. Yung mga sinasabi sa akin, hindi rin naman lagi puro hate lang. Yung iba dyan, criticism. Yung iba dyan, constructive criticism. Let me just get that out there. Yung iba, syempre, sinasabi na hindi ko rin alam ang difference ng hate and constructive criticism. Lahat-lahat yan nagiging part ng learning process ko. And I really, really think all these people because nagiging part kayo ng growth ko. And madaming iba't ibang mga social media platforms. Kasama na dyan ang Twitter, Instagram, Facebook, and of course, iba din ang kwento dito sa YouTube. Unahin natin ang Instagram. O, diba? Itong video na to para sa Instagram lang. Instagram edition. Ganong kadami. No? Ganong kadami yung mga haters. Or, ano? Sige, fine. Let's look for a cute word for them. Ganon kadami ang mga flowers. Flowers? Itong video na to is probably dedicated lang dito sa isang social media na to kasi baka pag pinagsabay-sabay ko silang mga lahat ng mga social media platforms baka abutin tayo ng hanggang bukas, di ba? Isa-isa. Isa-isa lang, guys. Okay? Haha, kinakabahan ako. Pero alam mo, dead man na nga lang yan. Sige, fine. Go. Ito na, nandito na ako sa aking Instagram account. Maghanap tayo ng mga, ano, mga flowery comments. Actually, hindi tayo mahihirapan maghanap kasi marami. Umpisahan natin dun sa isang picture ko na umabot hanggang Facebook. Ito. Kasi meron ako, nung nasa Bali ako, nag-post kasi ako ng picture na naka-topless ako. And, ito kasi, nagpo-post kasi ng mga ano eh. Okay, so this photo, ayan, nilalagay natin dyan. Yung mga flowery comments nga eh, sobrang talagang nagtotop comment talaga sila. Ganun katindi. Una, when your YouTube views are decreasing, so you've got a whore around. Wow, in fairness ah. Hindi kinaya ng pagbasa ko yung English. And it has 116 likes. Grabe. When your YouTube views are decreasing, so you've got a whore around. Oh well.
Okay, okay po, okay po. Sige po. Okay, ginagawa ko naman ang paraan. Yung mga YouTube views ko, grabe naman kayo. Grabe naman kayo. Tara, oh, bumabalik na nga ako sa paggawa ng mga video. Ito, ito, ito. Isa pa, isa pa. Baka next year, hindi na to vlogger. Baka porn star na to. Oops, sorry. Haha. At least nag-sorry ka. Uy, grabe. Ibang level naman yun. Pero respeto sa mga porn stars, ha. Respeto. Trabaho nila yun. Ayan, ito, ito, ito. Sabi, ikaw ang gumagawa ng ikakabastos mo at ikakahit. Maganda ka, matalino, mayaman. Pero te, gamitin mo naman utak mo. Ano gusto mo? Gayahin ka din ng mga kabataan. Oy, grabe naman. Oy, salamat pa din. At least nasabi niya na maganda daw ako at matalino. Oy, thank you, thank you. Salamat pa rin. Ito, nakakatawa. Tinag niya at FHM Philippines Official, pansinin niyo na kasi tagal nang nagpapapansin eh. Oy, grabe naman. Just to clear that out, hindi naman po ako nagpapapansin sa FHM. Pero respeto po sa FHM. Bongga po kayo. Hindi ko naman ginagawa yung mga post ko para mapansin ako ng FHM. Ginagawa ko yun para sa sarili. Okay. At para sa mga taong nakaka-appreciate nito. Yun lang naman. At to, 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 to. Di mo na ata alam ginagawa mo, ating. You just think. Move on to the next photo. Ano pa ba yung mga photos ko? Ah, to. So, meron akong photo dito na pinost ko na ayan siya. At basahin natin yung mga comments under it kasi medyo marami. Marami din siyang comment. Sabi, I'm not a hater. I just noticed na binibigyan mo talaga ng time and effort mga bashers mo. Kasi sabi ko lang kanina sa una, haters and bashers are probably as important as your followers and as your admirers. They give you the equal amount of time that your viewers or your followers give you. Yung diba sabi ko, if there's positive, there's also negative. It's the balance of life. Ito, 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 ito. Anong sabi? Hindi ko alam, ito hindi ko alam kung hate or criticism, but it's probably criticism because mahaba naman din siya and I think she's just concerned or I don't know. Sabi, honestly, I'm a big fan of your vlogs, especially when it comes to makeups and the hacks and etc. If you're truly an influencer, you won't make time and effort for your bashers. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Wala kang pake sa mga bashers mo. Asan na yun? Kala ko ba wala kang pake? You're too obvious that you're affected. I just hope you make more makeup vids. Stop the hate. Stop pretending you're not into your haters because you don't look like one. Kami pong mga vloggers and siguro social media people, as much as we want to, syempre, most of the time, syempre sana hindi kami affected with the hate and everything, but syempre pag nababasa mo, magaganong ka rin ng konti. Ay! Mapapagano ka rin ng konti. But after a while, makakalimutan mo rin naman yan eh. And it just depends on how you see it. Affected ako in a way na nagigising ako sa katotohanan na meron talagang mga haters and bashers and commenters. Yun yung nakikita kong effect nito sa akin. Siguro nung umpisa, guys, ito kwento ko. Nung umpisa, nung mga bago-bago pa lang ako sa YouTube, grabe. Meron akong nabasa noon na siguro ganyan kahaba na comment on YouTube. At talagang alam mo yung parang naramdaman ko yung dugo ko, umakyat sa tenga ko, yung init yung tenga mo. I don't get that anymore. Pag ngayon, pag nakakabasa ako ng ganyan, parang, ah, okay, okay po. Nagaganyan na lang ako. Pero dati talaga, nalulungkot ako, dinidibdib ko yung parang, hala, ano yun, ba't nila sinabi yun, ganun. Siguro nga nasanay na din ako at sa dami din kasi nang nabasa ko na ng mga ganong klaseng comment, eh, in fairness naman, kahit pa paano awa ng Diyos, napapalampas ko na rin naman siya after a while. ito, cute. Sabi niya, tulak kita dyan eh. Grabe, wag naman. Napaka-morbid mo naman. Huwag mo naman ako itulak. Wag ganun. Wag tayong morbid. Uy, naririnig niyo ba yung mga ibon? Ayun, nakikichika sila. Nakikinig sila sa mga pinagchichikahan natin ngayon. Ito, ito, sabi, wow, tapa nga. Di naman kayang ipakita ng buo yung middle finger niya. Oops, baka magalit. Ano mo? Binasa mo naman yung caption, di ba? Yun yung point ng caption. Ito sabi niya, F*** you ka din. Ito. Okay, move on na tayo. Next picture, please. Post ko na to. Ayan. Ay, ito, nakakatawa. Ay, sabi niya, nakabakat na naman yung talong. Dati ba itong bakla? Opo, bakla po ako. Nakatago. Iniipit ko lang. Pag nagtutupis ako, iniipit ko lang dyan. Hirap na hirap nga ako mag-ipit eh. Ito. Maikli lang, sabi niya, ew. Okay. Ato, nakakatawa. Bakit ganon? Hindi bagay sa'yo yung katawan mo. Hipon. Alam mo, at least sinabihan mo kong hipon. Kasi at least sa hipon, di ba, ang hipon is kain katawan,
tapon ulo. At least kinain mo yung katawan. O, di ba? At least meron kang nakain. Fairness, kapag kumakain ako ng hipon, sinisip-sip ko rin yung ulo. Di ba? Sarap yung... Ang pangit ng dating, sinisip-sip ko rin yung ulo. Di ba pag kumakain tayo ng shrimp, we eat the meat, and then we also get something out of the head. Ewan ko how you see hipon, but thank you anyway. Okay, move on to the next photo. Ano pa ba? Inom muna ako ng tubig. Nakakapag-inom ng tubig nung mga ginagawa ko. Actually, hindi ko na nga makita yung ano. Siguro natabunan na sila. Pero dati, grabe. Ang dami mang nagko-comment ng ano, yung sobrang mga censored words like ganon, malandi. Sobrang dami pong nagko-comment ng mga ganon sa mga social media ko. Malandi, mayabang, ano pa ba, pangit. Sobra. Mga ganong klaseng words. As in, siguro natabunan lang. Pero ang dami. Dami kong nababasang ganon. slot, whore, hoe. Ayan, ito, ayan, see? Sabi ko lang, kasabay ko lang, may comment dito, ew, ang lande. O, diba? Nag-post ko ng bikini photo mo, sasabihan ka ng malande. Ganun talaga. Ito, isa pa, sabi, most hated YouTuber in the Philippines. Hoy! Ay, ewan ko. Ako ba? Ako ba talaga? Grabe naman. Ito, ito, ito. Isa pa. Bragger, slut influencer. What a shame. At Michelle. Slut, bragger, ayan. O, diba? Ang dami na nakukuha ang mga ganyang klaseng comment talaga. Sobra. As in, tad-tad ng mga ganyang comments yung mga Instagram photos ko. Ito, ito, ito. Kasi yung caption ko, nilagyan ko ng, ano, ito, itong emoji na to, yung kuhol. Hindi ba kuhol equals to slow and thought bubble equals to thinking? Yan. So, siguro sinasabi niya na slow ako mag-isip dahil nga yun daw yung, ano, yung emoji na ginamit ko. Ayan, ganun talaga po. Sa social media, lahat, kahit emoji na ginagamit mo, talaga binibigyan ng kahulugan. Yung caption mo, yung picture mo, lahat. Ganun talaga. Hirap kayo gumawa ng caption. Aminin nyo yan, pag namimili kayo ng photo nyo, di ba? Ready na yung picture mo, pero ang nagpapatagal talaga sa'yo, yung pag-isip mo ng caption. Kaya minsan, ano na lang eh, yung iba, naglalagay na lang ng mga quotable quotes. Ganun. Oh, ginagawa ko din yun minsan na. Bumalik tayo dun sa isang photo ko before. Ito, yung grabe, yung sinabihan na maitim yung kilikili ko. Oy! Ayan, oh. Hindi man perfect tong kilikili. Wow, charot! So, yung mga nagsasabi po na maitim yung kilikili ko, wala, lagot kayo kay Pretty Looks. Ayan, nag-effort pa naman sila sa kilikili ko. Hindi siya perfect, pero at least naman hindi siya dark. Minsan, nagagawa yan ng contrast. Kasi pwedeng-pwede ko naman siyang i-edit or pwedeng-pwede ko naman siyang ipabrighten or whatsoever. Pero minsan, parang dead ba na nga? Kung anong nandyan, yun na yun. Yan, ganun, minsan. Paano nga ba ako mang-block? Oo, nabablock din ako talaga. Oo, nakakatulong yun. Buti na lang. Ang ginagawa ko kasi, pag kunyari, nag-post ng kunyari bad comment, ganun, yung mga troll, ganyan. Kahit walang mga profile picture. Minsan, hindi pa nga tiyan totoo yung mga account nila. Pero ang ginagawa ko usually, kung nag-post siya ng comment, at yun lang yung comment na nilagay niya. Sige, fine. Let's say, it's a hate comment or a troll comment. Hinahayaan ko lang siya. Pero, pag ang ginagawa niya ay nakikipagsagutan siya sa mga angels ko, dun ako nang ba-block. Yung pag nakikita ko na, ay, lumalaban, parang nagkikipagganunan ng comment. So yun, binablock ko na lang kasi hindi siya tumigil eh. Anyway, angels, ayan na nga, tama na nga kasi ano, sana po hindi kayo na BV dito sa video na to. Yun nga, yung sinasabi ko, tawanan na lang natin at isipin na lang natin na itong mga ito ay parang ano lang yan. Parang mga herbs and spices in life. Nagpapasarap, di ba? Nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng lasa, at nagbibigay ng ng excitement sa buhay. Instagram comments lang yun. Paano pa pag, Diyos ko, mas matindi pa sa Twitter. O in fairness, matindi sila sa Twitter talaga. Grabe. Pag nag-DM si Crush at jibing-jib ako, gawin natin ng reaction video sa Twitter. Pero as of now, ayan muna, Instagram po muna. Papasalamat din ako sa mga angels ko sa walang
humpay nilang pagtatanggol din sa akin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. At nagpapasalamat ako kasi nagagawa niyong ipagtanggol ako at nagagawa ninyong mag-spread ng love instead of hate. Angels, maraming maraming salamat po sa panonood nitong video na to. I-like niyo naman tong video na to kung nagustuhan ninyo. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. And of course, i-share niyo naman tong video na to sa mga friends ninyo. And again, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Mwah!